Magandang gabi po sa lahat. Ang sarap po ng ating praise and worship tonight sa ating online prayer meeting. Tunay ngang matinud-anon ang Diyos. God is faithful. Siya na mismo ang nagsabi kay Moses sa Exodus chapter 34 verse 6. Moses, I am a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Ngayong gabi, let's focus on the very time-relevant characteristic of God, which is ang kanyang faithfulness. Ang faithfulness sa Hebrew ay emet, na pwede rin matranslate sa English na truth or amen. Kaya pag sabihin ni Pastor Abo na God is faithful, we say amen. That's truth. That's right. Ang isa pang ibig sabihin ng emet ay stability or reliability. Kaya, di ba, si Mrs. nag-set up ng camera ngayon, kailangan stable ang camera kasi baka every minute payag ba kayo na maganyan, no? Pastor! Hindi stable ang ating camera. So, it's important na stable, reliable, all signifies the word emet. Sa Bible, ilang beses din ginamit ang word na emet. Sa Exodus chapter 17, 8 to 16 is a familiar story. Papunta ng mga Israelites sa Rephidim at doon inatake sila ng mga Amalekites. Kaya tinawag ni Moses si Joshua at sinabihang, Joshua, pumili ka ng mga lalaki na pwede nating ilaban sa mga Amalekites. Kaya pumili si Joshua, nagsimula ang laban, and then si Moses umakyat sa top of the hill, raise his hands. At kung nakataas ang kanyang kamay, habang nakataas, no, immediately, nag-gain ng advantage ang Israelites. So nananalo sila. Pero as a human being, alam nyo na, nangangalay ang kamay ni Moses. Kapag mababa na ito, hindi na stable, nananalo na naman ang mga Amalekites. Sa parang sa movie, no? Pag nakataas, panalo ang Israelites, tapag bumababa, panalo naman ang mga Amalekites. Kaya, for the spirit of teamwork and unity, umakyat doon ang dalawang leader ng Israelites na si Aaron at si Hur. Ang ginawa nila, pinaupo nila si Moses sa bato, and then tinulungan nila si Moses na itaas ang kanyang kamay. Sabi sa Exodus chapter 17 verse 12, no? Itinaas nila ang kanyang kamay so that his hands will remain emet, stable. Dahil diyan panalo ang Israelites. Based on that story, we can say na ang emet means stability and reliability. Dahil hindi naman ang pagtaas talaga ni Moses ng kamay ang nagbigay ng panalo ng Israelites, kundi ang faithfulness ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng panalo sa Israelites, ang Diyos din ay emet. He is stable and reliable. God is always consistent. Amen? Because of that, we can always trust God. Alam nyo ba na ang Hebrew word ng trust ay actually ang verb form ng emet, which is he emen, na ibig sabihin ay to consider someone trustworthy. Kaya tayo, we he emen God. We consider him trustworthy. Mutuo ta na siya matinud-anon gyud nga Dios. Maraming characters sa Bible that walk in emet before God. Isa na dyan, very notable, si King David. Sabi ng kanyang anak na si Solomon sa 1 Kings chapter 3 verse 6, my father's David walk in emet before God. Kaya tinawag si David na a man after God's own heart. Kaya nagkaroon ng promise ang Panginoon na magpapadala ng faithful descendant of David. Isa ring hari, pero ang kanyang kingdom will endure
endure forever. Not just for 1 year or 100 years, but it will endure forever. Siyang magiging embodiment ng faithfulness ng Panginoon. Siyang magiging source ng ultimate stability and reliability. Alam nyo, sa panahon ngayon, ang sigaw ng mga tao, saan na ang stability? Meron pa bang reliable sa panahong ito? Diba? Saan na ang imet? Talaga nga bang faithful ang Panginoon? Kung kayo ang tatanungin, based on your experience right now, masasabi nyo pa bang faithful talaga ang Diyos? Oo, syempre. Faithful ang Panginoon dahil ipinadala niya ang source ng tunay na stability and reliability. Ang kanyang only begotten son, si Jesus. Si Jesus ang ating faithful King. His kingdom will endure forever. And He is inviting us tonight to He amen or trust His faithfulness because we consider Him trustworthy, very, very, very trustworthy, very, very consistent. Amen? Kaya tonight, I'm inviting you to trust Jesus daily. Walk with Jesus every day. Focus on Him in your life. It's the only way to have emet or truth, stability, joy, peace, and satisfaction. And as we pray tonight, we believe God is always faithful. Even we are unfaithful, He will still be faithful to us. He is overflowing with emet faithfulness.